Kaya hanggang nandiyan si Subiri, eh sigurado ho, kailangan na ma-replace ho itong si BP Sara Duterte. Yan ang talaga, sa tingin ko ha, plano ho nila. And how are they gonna do that? They have to have their own people sa Senate. Sa Congress, wala nang problema yan. Eh, yung mga congressman. Oh, mga zombie na huyang kay Romualdez. Oh, yung mga, ano? Zombie na huyang kay Romualdez. Oh. Kaya, ito. Tinan nyo na ito. Panoorin nyo ito. Maninindigan at tatayong mag-isa. Yan ang posisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nangyayaring paglipat ng mga miyembro ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban na nasa Kamara sa ibang partido. Si Hannah Jane San. Oh, sabi tuloy nito isa, oh. Napaisip tuloy ako, daming senador, bakit si Bong Revilla pa? Alam nyo kasi, kahit yung iba sa inyo, medyo naloko na nung mga, I mean, nabahiran yung pag-iisip nyo kay Senator Bong Revilla dahil nakulong, di ba? If there is one thing about Senator Bong Revilla, he is loyal to his kaalyado. At hindi siya nabibili. Kasi tandaan niyo, lahat nagbaligtaran noon. Kasi ganoon naman ang gobyerno eh. Kung sino nakaupo, magbabaligtaran lahat. Isa o sa mga hindi bumaligtad, itong si Bong Revilla. Kaya napag-initan to. Hindi o siya bumaligtad eh. Kaya pinag-initan siya. Ngayon, sigurado ko, alam yan sa kasaysayan ng mga politiko na itong si Bong Revilla malapit sa mga Gloria. Kaya mukhang, nako, basang-basa ko yung ginagawa nila eh. Hindi ko sinasabing may kinalaman ng MMDA, ha? Wala. I hope. Pero, it's pretty obvious na sinasakyan ito. Para ho talagang ibagsak ho si Senator Bong Revilla. Kasi ang linaw na, oh. Ang linaw na hindi kanya yung sasakyan, hindi driver niya, wala siya doon. Ang linaw! Pero bakit pinalalabas pa nung iba, abusado daw siya? Taka ka ba? Fake news nga, eh. So, magbabalita. Sa usapin ng demokrasya, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi ito masasabing demokrasya kung walang pagtutol. Ito ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa kasama si Pastor Apollo Siquibloy sa SMNI nitong 15 ng Nobyembre. Matapos ang sunod-sunod ng pagkalas sa mga miyembro ng Partido Demokratikong Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP Laban na pinamumunuan nito. Wala naman nagsasalita against ninyo. Eh. Naglipata na kayo lahat. Eh. PDP, walang naiwan. So, I don't, maski mag-isa ako, even if I stand alone, whether it is really nagustuhan ng tao o hindi, in a democracy, there must be dissent. Without dissent, there is no democracy. If you are not allowed to disagree, there is no democracy, period. Maski anong political science pag-aralan mo dyan. Maliban sa hindi tapat at walang prinsipyo, takot na mawala ng proyekto ang dahilan kung bakit nagsilipat ang mga ito ng partido ayon sa dating Pangulong Duterte. Mel, naumos na yung sa PDP na under sa iyong party. Is it because takot sila na mawala ng project? Oh, wala kang project. Swildo lang sila. So para silang swildado lang nakaupo doon. Wala silang maibigay doon sa constituency first district. Mayor eskwelahan, mayor ay congressman eskwelahan, congressman na walang basketball court na yung pangalan nila nandun, ha? Donated by congressman ano, basketball court. Walang ganun eh, yari eh. Yung tubig namin dito, hindi ka makahingi doon. Kaya ang nagkocontrol, itong mag-isang speaker. So it's not really loyalty, it's just for convenience. So sinabi mong you cannot rule without yung prinsipyo.
yung sa iyo ngayon, prinsipyo. Mayroong wala, meron o wala, you have to stand on your ako nakaintindi ako. Values. Yung lahat ng PDP, wala nang naiwan eh. Mm. Except yung anak ko, pati I think Ongab. Kasi kapartido ko dito eh. Ang talaga nagpaiwan, dalawa, tatlo. Marami kaming PDP noon, lalo na naging presidente ako. 120. Lahat naglipatan ng PDP. Ang PDP noon, walang ni isang membro. Si Senator Pimentel, ako pati, kukunti lang kami. Hindi kami mag-abot ng isang daan. Kung na presidente ako, lipatan lahat dito kay presidente na. Maraming PDP. Ganon, ngayon, hindi na ako presidente, may bago na. Mga Marcos na, Romualdez, magpipinsan yan eh. Si Romualdez, pinsan niya si Marcos. Kasi ang nanay niya, Romualdez man, si Imelda. Nabanggit din ng dating Pangulo na bilang dati. Ano, naintindihan niyo? O baka yung ungol lang ni Kibuloy na intindihan nyo. Okay, ganun. Kaya hindi natin nilalait yung ungol niya. Ang cute lang eh. Sabi nyo iba, dapat i-minimute yung mic niya. Hindi, kailangan nun. Minsan kailangan ng pagsang-ayon. Para alam mo talaga nakikinig yung kausap mo. Kaya kailangan na, Nee, tama naman si Pastor Gibaloy. Sabi niya dahil ba doon sa project kaya ano, kasi ganyan naman talaga sa camera, 'di ba? Sinabi ko na sa inyo paulit-ulit 'yan, yung mga congressman diyan, kung sino speaker, doon sila sisip-sip ng todo para ho eh meron ho silang project. At syempre, pag may project sila, alam na pag may project, 'di ba? 40%. At the same time, may lalagay pa, mapapaskil pa yung mga pangalan nila doon sa distrito nila. Tama na, nalo na sila. Tama, mali. Yan ho talaga ang purpose niyan, kaya halos dilaan nila puwit ni Romualdez. Miss Lindeman, salamat po. Totoo. Yan ho talaga yan. Kaya nga, wala ho tayo magagawa. Kaya dati, 'di ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, naglipatan lahat sa PDP. Sinasang-ayunan ko rin yung sarili ko. Bakit ba? Tapos nung hindi na presidente, ngayon naglipatan na sa kampo ni Romualdez. Tama, mali. Yun ang talaga nangyayari ho dyan. Kitang-kita na ho natin yung pagsip-sip nitong mga kongresista. Iniwan na si Pangulong Duterte. Sinabi, alam mo, noong una pa lang, marami nang haka-haka. Hindi lang sila bumibitaw noon kasi nandiyan si Sara Duterte. Pero nung binanata na ho si Sara Duterte, isa-isa ho nang nag-aalisan. Ang mga politiko kasi natin, wala ho mga prinsipyo yan. Pera-pera lang ho talaga yung mga yan. Project-project lang ho talaga katapat yung mga animal na yan. Pero antayin ninyo, sabi nga small but terrible. Ating mayor ng Davao City ay may sarili itong proyekto at hindi naghangad ng anumang proyekto mula sa Kongreso. I enjoy it. Wala akong project binibigay ng Kongresman. Ay, yung project ko sa siyudad lang. Ang mayor may project man, may pera man ang siyudad. So may sarili akong crave for any other project na galing sa Congress. Kung magbigay sila, well, Doresa was a very good congressman. Garcia was, is, patay na eh. Just kasi hindi na siya congressman. Maswerte tayo sa Davao. Yung 3 districts congressman natin, hindi corrupt. Matatandaan una ng inihayag ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, Deputy Secretary General for Mindanao ng PDP Laban,
na mula 65 na miyembro nang magsimula ang 19th Congress. Ngayon ay nasa 15 na lamang ang nananatiling miyembro ng PDP Laban na nasa Kamara. Performance will start momentarily.